Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin kung paano ka magkakaroon ng maraming pay-ins para sa iyong network marketing business. So sigurado naman ako, kahit sino sa inyo, di ba? Gusto mo magkaroon ng maraming pay-ins. Kahit naman ako di ba? Wala namang network marketer na nasa matinong pag-iisip yung ayaw ng maraming pay-ins. Unless hindi siya nagbibuild ng group or nagbebenta lang siya. So, accepted sila. Pero sa ating mga nagbibuild ng team, gusto natin magkaroon ng leverage, gusto natin magkaroon ng time freedom, di ba? Gusto natin ng maraming pay-ins. So, comment ka dyan sa ilalim kung gusto mo ng maraming pay-ins. So, yun yung ituturo ko sa inyo dito sa video na ito. Pero before tayo mag-start, napaka-importante para magawa mo itong mga steps na ituturo ko sa'yo is kailangan kumpleto ka dapat ng 5Ms. Kasi kapag kulang ka ng kahit na isa dun sa 5Ms, malabong magawa mo ito. Okay? Kailangan kumpleto ka ng 5Ms. So, yung 5Ms, itinuro ko yan dun sa Walang Paweran Bootcamp. So, kung hindi mo pa napapanood yun, makikita mo yung link sa description sa ilalim nitong video na to. Hanapin mo lang. Pero kung saan mo man pinapanood tong video na to, hanapin mo lang yung link about sa Walang Paweran Bootcamp. So, yun yung very important. Doon ko tinuro yung about sa 5Ms. So, kailangan kumpleto ka ng 5Ms kasi kung kulang ka ng kahit na isa dun, walang kwenta tong training na ito. So, mag-proceed na tayo sa step number 1. So, sa step number 1, alamin mo kung gaano ba karami yung marami sa'yo. Okay? Karamihan kasi sa atin, no, hindi tayo klaro. Okay? Hindi kayo klaro sa kung ano yung gusto nyo. So, sinasabi mo, maraming pay-ins. Ilan yung marami para sa'yo? Kasi pag ako tinanong mo, paano ako masasabi na maraming pay-ins yung pay-ins namin? Kapag ka nagmi-minimum kami ng 1,000 per month, yun ang para sa akin ay marami. Para sa akin yun. Diba? Sa ibang mga network marketers, mas marami pa. 3,000 naman. Hindi naman paramihan. Hindi naman to competition, hindi naman tamang sagot yung sinabi ko, no, yun yung standard ko ng marami. Pwedeng para sa'yo, meron ka lang pay-in isa araw-araw or 30 sa loob ng isang buwan, madami na yun para sa'yo. Meron iba sa inyo dyan, baka ang marami para sa'yo, may 10 pay-in ka lang sa isang buwan, okay ka na, marami na yun para sa'yo. So, alamin mo muna, gaano karami ang marami sa'yo. Pero, katulad nung binanggit ko kanina, hindi to paramihan. Bakay, siguro dapat mas marami kasi si Coach Carl, 1,000 sa akin, 1,001. Hindi yun ang point ko doon, okay? Hindi to kompetensya ng paramihan. Para mas madali mong ma-identify kung gaano karami yung marami sa'yo, ang gawin mo is kung ilan yung hindi mo pa napapapay-in. Kung ilan yung current record mo sa loob ng isang buwan. Okay, wag muna weekly. Isang buwan, lalo na kung wala ka pa namang malaking group or di ka pa nakakapagpasali or konti pa lang napapasali mo or wala ka pang 1 year sa negosyo mo. Ano yung current record mo? Di ba? Ilan yung pinakamaraming napapay-in mo sa loob ng isang buwan? Yun, doon ka lang muna mag-start. Okay, lampasan mo lang yun kahit isa. Halimbawa, nang pinakamaraming napapay-in mo sa loob ng isang buwan, 10. O this time, gawin mo namang 11. So, marami kasi sa inyo dyan yung naging ano rin ako, problema ko rin ito before na masyado nating ino-overestimate yung kaya nating gawin sa loob ng isang buwan, tapos ina-underestimate natin yung kaya nating gawin sa loob ng isang taon. Okay? Masyado nating ino-overestimate, di ba? Dapat 100 pay-ins isang buwan. Alam niyo ba na kapag ginagawa niyo 'yon tapos hindi niyo na-hit, sinasabotahin niyo yung sarili niyo. 'No, ginagawa niyo nang pino-program niyo yung subconscious mind niyo na hindi niyo kaya 'yon. Even though maganda naman yung intention mo na 100 attraction kasi law of attraction. Hindi sa ganun nagwo-work yung attraction, okay? Hindi siya ganun nagwo-work. Sinasabotahin mo yung sarili kapag hindi mo nagagawa 'yon. Let's say halimbawa 100 ang goal niyo, ang napapay-in niyo 10. Hindi, try ulit 100, 'di ba? 10 ulit or 15. Try ulit tapos naging 5 sa susunod na buwan, sinasabotahin niyo yung mga sarili niyo. To the point na lalo na kung leader ka na or upline ka na tapos ganun yung sinasabi mo sa mga members mo. To the point na ang nangyayari, dadating yung point na hindi na naniniwala yung mga member mo. Ayan na naman si upline, 100 na naman, di naman nangyayari. Sabotahin ang nangyayari doon. So, at least kahit pa konti-konti lang, ang importante nagpo-progress. Sabi nga may kasabihan nga na kung nag-improve ka everyday ng 1%, sa loob ng isang taon, nag-improve ka ng 365%. More than 100% yun. So, yun ang ibig kong sabihin. Kahit small success lang. So, itong bagay nito ay naintindihan ko nung nag-workout ako. Okay, naintindihan ko to. Pero dati, naituro na rin naman to sa akin. Pero hindi ko siya naintindihan at hindi ko siya ginagawa. Kasi para sa akin, attraction, di ba? Hindi ko naintindihan. Mali na pala yung ginagawa ko. So, nagtataka kasi ako yung coach ko pag nag-workout ako. Hindi niya ako binibigla. Di ba? Even though, pinagsimula niya ako sa pinakamagaan. Kung iisipin mo ng maigi, kaya ko naman yung mas mabigat. Ba't niya ako pinagsisimula dito? Siyempre ako, may tamang mindset na ako na nag-start ako mag-workout last 2020, September 2020. No, hindi ako nagmamagaling sa coach ko. Okay? Hindi ko kine-question kung ano yung pinagagawa niya sa akin. Sumusunod lang talaga
ako. Okay, kaya unti-unti ko nakukuha yung result na gusto ko. Hindi ko siya kine-question. Pag may pinabuhat siya sa akin na masyadong magaan, hindi ko kine-question. Pag may binabuhat siya sa akin na parang feeling ko sobrang bigat, hindi ko kine-question. Sinusunod ko lang. Gagawin ko, itatry ko yung best ko. Okay? Kaya nakukuha ko yung result na gusto ko. So, nakuha ko rin yun dahil sa network marketing. Kaya nagtataka ako, bakit yung coach ko ganun? Small progress. Tapos yun, later on, in-explain niya sa akin yan. No? Sabi niya sa akin, hindi naman important, hindi naman dito pabigatan or ano yung palakasan. Ang importante dito is nagpo-progress ka. Kahit pakunti-kunti, at least nagpo-progress ka. So, grabe yun para sa akin. And then, simula no, naintindihan ko na itong tinuturo ko sa inyo ngayon na naginagawa ko na rin at pinagagawa ko sa team ko. Kapag kami, nagsiset kami ng goal para sa team namin once a year. Okay? Every end of the year, nagsiset kami ng goal na ito yung goal natin na mapapain sa loob ng isang taon. Diba? Let's say, 1,000 new members sa loob ng isang taon. Parang ganun. Diba? Every end of the year, pero every month, every week, hindi namin ginagawa. Kasi katulad nung sinabi ko, masyado nating ino-overestimate yung kaya nating gawin sa loob ng isang buwan. Ina-underestimate natin yung kaya nating gawin sa loob ng isang taon. So every year, doon kami nagsiset na ganito karami yung papapainin namin. And hindi ko sinasabi na gawin namin lahat. Sinasabi ko kung sino lang sa inyo yung gusto. Kung sino sa inyo yung gusto rin na ma-hit natin tong goal na to. Sama-sama tayo. Hindi ko sila pinipilit na gawin rin nila yun. And ang nasa isip ko, gagawin ko siya ng mag-isa. Yun nasa isip ko. Kasi hindi ko inaasan, hindi ako nag-expect sa aking mga members. So, yun yung step number one. Kailangan maging klaro sa'yo kung gano'n ba karami yung marami. And as much as possible, gawin mo siyang at least per month. Yun yung ano mo, yun yung time frame mo. Per month. Wag muna per week, wag muna per day. Per month. Lalo-lalo na kung hindi mo pa nakakabisado or hindi ka pa magaling magpa-pay-in. Okay? Per month muna yung gawin mo. Kung hindi ka pa nakakapag-pay-in, isang pay-in sa loob ng isang buwan. Diba? Pag nakapag-pay-in ka na isang pay-in sa loob ng isang buwan, gawin mo dalawa sa loob ng isang buwan. Ganun lang, one step at a time. Ang importante, nagpo-progress. Ay, hindi kailangan kung gano'ng kalaki o gano'ng kaliit ang progress. Ang importante, nagpo-progress. Gumagalaw ka. Step number two is know your numbers. So, ito yung tinatawag na conversion rate or mas kilala sa tawag na batting average. Okay, mas madaling maintindihan sa network yun. Mas madalas gamitin yung batting average. Pero conversion rate ang tawag namin dito. So, ibig sabihin ng conversion rate is gano'ng kataas yung, yun nga, batting average mo. Gano'ng karaming napapapain mo sa dami ng taong kinakausap mo. So, for example, sa isang buwan nakakausap ka, nakapag-present ka sa at least 100 tao, ilan doon yung napasali mo? So yun yung, kung 10 doon yung napasali mo, ibig sabihin meron kang 10%. No? 10% na batting average or conversion rate, sobrang taas nun. No, hindi normal yun. Kasi usually, ang normal talaga is 3%. Okay, yan yung very, yun yung normal. So kung below 3% ka, ibig sabihin, hindi ka pa sanay, hindi ka pa magaling. Take note, ulitin ko sinabi ko, hindi ka pa magaling. Ibig sabihin, usually nagsisimula ka pa lang or hindi ka pa talaga magaling. Kukunti pa lang yung nakakausap mo. Uulitin ko ulit, hindi pa. Ibig sabihin, kaya mo pang mag-improve. Lahat naman kaya mag-improve eh. So normal, ang very normal is 3%. So sa 100 tao, usually mapapasali mo dyan is 3. So kalokohan yung sinasabi na dati na naririnig ko sa mga old school dati na uplines na 10:1. Sa 10 daw na makakausap mo, isa yung mapapasali mo. Kalokohan yun. Lalo na sa panahon natin ngayon na ang daming scammers at unethical networkers, kaya ang daming negative na tao. So usually 3% talaga siya. Sa 100, 3 yung mapapasali mo. So kung mas less sa 100 yung nakakausap mo every month or ganun, every week, every day or every month, mas konti yung mapapasali mo or wala kang mapapasali. Ganun lang siya kasimple. So usually ganun talaga siya, 3%. So hangga't hindi mo pa na-hit yung 3% na yon, no? Huwag kang titigil. So paano kung wala ka pa napapasali? Paano mo mako-convert yung batting average mo? Zero. Yan na sagot, 0%. And ulitin ko, ibig sabihin hindi ka pa magaling. Kukunti pa lang nakakausap mo at kailangan mo pang mag-practice. And meron akong ginawang na video about sa pag-follow up. Hanapin nyo na lang yun. Very important yun kasi yun ang pinakamalaking factor sa closing eh. Hindi yung closing itself or yung kinoclose mo na yung deal ng first time mo makausap. Ang pinakamalaking sa mga mapapasali mo ay yung follow up. Yung paano mo siya kakausapin after mo siyang maklose. Whether ni-reject ka man, kapag ni-reject ka niya. Diba? Kasi kapag napasali mo na siya, di ba, no need for follow-up na yun. Pero kapag nireject ka niya, so hanapin mo yung video na yun about sa pag-follow-up later on. Pagkatapos mo panoorin itong video na to. So kapag wala ka pang napapasali, kailangan mo pang kumausap ng kumausap ng mas maraming tao hanggang sa may mapasali ka para malaman mo yung batting average mo. Kaya important din na nag-note ka ilan yung nakakausap mo per day. Meron kang prospect list para alam mo kung sino-sino yung mga tao na ifo-follow up mo later on. Okay, kapag tamad ka at hindi mo to ginawa, huwag kang mag-expect na may mararating ka sa buhay. In general, hindi lang dito sa network marketing business. Okay, in general. Kaya kailangan alam mo yan. Alam mo yung numbers mo. Okay, ito yung isa sa mga hindi na ituturo sa mga network marketers kasi invite lang, invite lang. Well, tama naman na mag-invite ka lang na mag-invite, pero kailangan
nag-store ka or nag-gather ka ng data mo. Ng data mo, ibig sabihin yung batting average mo. Gano'ng karami kinakausap mo per day, gano'ng karami yung napapasali mo sa mga kinakausap mo. Gano'ng karami yung fina-follow up mo sa mga kinakausap mo, which is dapat lahat yun fina-follow up mo. Okay? Kasi napaka-importante niyan para may idea ka kung saan ka nagkakaproblema. So, paano mo siya magagamit? Anong ibig ko sabihin? For example, wala ka napapasali or konti napapasali mo. Pwede mong tingnan sa ganitong scenario yan eh. Ang konti na napapasali mo, usually, ang konti kasi na nang kinakausap mo. Ibig sabihin, may problema ka sa closing. Kung marami naman yung prospect mo, tas ang konti na napapasali mo, may problema ka sa closing mo. May problema ka sa follow-up mo. May problema ka sa handling objections mo. So, usually, nandun lang talaga yung problema sa tatlo na yon. Okay? Paano mo kinoclose yung deal? Paano mo to fina-follow-up yung prospect mo? Paano mo sila hinahandle yung objection? Kasi ang dami mo naman prospect eh. Let's say, nag-100 ka sa loob ng isang araw. Pero ang konti na napapasali mo, less than 3%, diba? So, ayusin mo yung closing mo, ayusin mo yung handling objection mo, ayusin mo yung follow-up mo. Vice versa, ang wala ka napapasali kasi ang konti ng prospect mo. Alam mo na yung, alam mo na yung problema, ang konti kasi ng prospect mo. So, madali mo siyang makikita, madali mong malaman yung problema, hindi yung magkakamot ka na lang sa ulo, ano kayong problema ko, di ba? So, at I hope naiintindihan mo na yung sinasabi ko sa pag-gather ng data. Kaya importante, alam mo kung ano yung conversion rate mo or yung batting average mo. Before tayo matapos dito sa step number 2, meron akong tip sa'yo. Yung tinatawag na 10,000 hours of greatness. Para ma-master mo ang isang bagay, kailangan mo ng at least 10,000 hours. So, kaya sinabi ko kanina na hindi ka pa magaling. It will take some time. Hindi mo naman kailangan magmadali. Okay? Hindi mo kailangan na bilisan. Hindi naman siya nag-work sa ganun. Kailangan every single day lang may kinakausap ka at damihan mo yung kinakausap mo. Katulad nung nabanggit ko sa previous video ko na at least ang minimum 100 prospect per day na i-target mo. Kung hindi naman kailangan na from, halimbawa, ang nakakausap mo na prospect per day is 2-3. Tapos sasabihin mo kagad na gagawin mo 100 agad kinabukasan kasi sabi ko, hindi naman ganun. One step at a time. Di ba? One step at a time. Katulad nung sinabi ko sa step number 1, kahit pa isa-isa lang hanggang sa ma-hit mo yung 100. Okay? Paunti-kunti lang. No, huwag mong masyadong i-pressure yung sarili mo. Huwag kang magmadali. Wala ka namang hinahabol. Okay? So, very important yun. So, step number 3, ang pinaka-importante sa lahat, do the work. Okay? Hataw na. So, damihan mo yung mga kinakausap mo na prospect. Kapag ka, wala ka pang batting average kasi wala ka pa napapasali, damihan mo yung kinakausap mo na prospect. Yun nga, sabi ko, katulad sinabi ko, target mo 100 isang araw. Diba? Damihan mo yung pinipresentahan mo yung business, damihan mo yung kinuklose mo, damihan mo yung fina-follow up mo. Very important yung fina-follow up. So, damihan mo yung kinakausap mo. Pag may batting average ka na, no? Tapos below 3%, so improve mo yung sarili mo para mas tumaas yung batting average mo. So, huwag ka lang titigil. Paulit-ulit mo lang siyang gagawin. Kasi the more na paulit-ulit mo siyang ginagawa, the more na gumagaling ka. Lahat ng mga lodi mo, lahat ng mga iniidolo mo, mga successful multi-millionaire uplines mo, kaya silang magaling kasi ilang taon or ilang dekada na nila itong ginagawa. So kung ikaw nagsisimula ka pa lang, ilang buwan ka pa lang, wala ka pang isang taon or isang taon ka pa lang, dalawang taon ka pa lang, tas nag-i-expect ka na maging kasing ka-level mo yung mga lodi mo, no, nahihibang ka. No, it will take some time talaga and consistency. Kung ikaw ay mas madalas mong ginagawa yung negosyo mo, kung mas marami kang kinakausap, kung mas maraming oras ang ginugugol mo, mas mabilis yung magiging progress mo, mas mabilis yung pagiging magaling mo dito sa negosyo kumpara dun sa mga kung kailan lang nila trip tsaka nila ginagawa. Kung seryoso ka talaga dito sa negosyo mo, magiging seryoso din yung magiging resulta mo. So that's it. Ganun lang kasimple yung pagpaparami ng pains. And once again, ulitin ko, kailangan meron ka ng 5Ms. Kailangan may support ka ng 5Ms. Kasi kung wala yung 5Ms, di mo ito magagawa. Walang kwenta itong training na pinanood mo. And speaking of pagdating sa mga prospect, meron akong ginawang ebook, yung Unlimited Prospects Handbook. So yun ang kailangan mo na ma-access para kung gusto mo malaman kung saan ka makakakuha ng unlimited na prospect para sa business mo. Hanapin mo lang yung link sa description nitong video na ito. Usually sa ilalim, kung wala sa ilalim, hanapin mo kung saan mo man pinapanood itong video na ito, Unlimited Prospects Handbook. So i-search mo yun, hanapin mo yun para malaman mo kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospects para sa business mo. Kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like mo, comment ka dyan sa ilalim anong pinakang tumatak sa isip mo dito sa training na napanood mo, and i-share mo to sa iyong mga teammates, members, sa mga downlines mo na alam mo matutulungan nitong video nito. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect
para sa negosyo mo, makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.